ayaw ko magipag-usap sa kanya. Hindi lang, sabi, nagpapahinga lang mga sundalo ko. But we will also go to the offensive. Dahil sa serye ng umano'y pananambang ng New People's Army sa Mindanao, binansaga ni Pangulong Rodrigo Duterte na terorista ang New People's Army. At higit pa noong may mapatay silang dalawa, kabilang na ang isang sanggol na apat na buwang gulang sa ambush sa Bukidnon noong November 9. Their continued depredations and killing innocent people and even in an infant of 4 months old, I'll be issuing a proclamation. I will remove them from the category of a legal entity, placing them pareho sa Amerika, terrorists. Ituturing daw ng Pangulo na kriminal ang NPA at ang nakagawian ng suspension of military operations laban sa grupong NPA tuwing Pasko, pag-aaralan niya na huwag na rin ipatupad at ipauubayan na raw niya ito sa AFP at PNP. Beginning from now, wala nang rebellion, because rebellion is a slight offense. It can be bailable except for the leader. We will file terrorist murder lahat, arson with murder, lahat na, because I would consider them criminals already. Sinisiri ni Duterte sa NPA ang pagbagsak ng negosyo sa Mindanao. Lahat ng mga negosyante dito, sinusunog yung, it's providing work for the countryside and yet they are destroying the very essence of the industry. Kaya nagmahal eh. Kada pag naman ang truck, maghingi. Tapos, kaya nagmahal yung... Tapos they say that they fight for the people. Ang pagkain, kasi kayo na humihingi pa. Patay gutom. Hindi kaya magtrabaho. Nagbabala rin si Duterte sa grupong bayan na nagpapasimuno ng mga kilos protesta dito sa Kamaynilaan. Aniya may grand conspiracy o malawakang pakikipagsabuatan ng grupong bayan sa mga NPA. Now, it's a great conspiracy between itong mga bayan pati, you know, they are in conspiracy with a rebellion going on. We will study and maybe we will have a crackdown here somewhere. Nagsasawa na ako dito sa kalukuhan nila. Sabi ng grupong bayan, ang banta ni Duterte na crackdown sa kanilang hanay ay paraan nila masawata ang pagtuligsa nila sa umano'y diktadorya, abuso sa human rights, mga polisiyang pang-ekonomiya at pakikialam ng Amerika sa ating bansa. Athena Imperial, GMA News. Sinisikap pa po ng GMA News na makuha ang panig ng New People's Army.